Okay, just had a chat, a little chat sa aming kapitbahay this morning. At he told me na yung kanyang pamangkin, who was 49 years old, pumanaw daw po kahapon sa biglaang paraan, no? Para nagkaroon lang daw po ng pneumonia and then all of it, tuloy-tuloy na. Then ito yung binanggit niyang kataga sa akin. Ang buhay nga naman ng tao, ano? Hindi mo alam, ano? Anong ganon. And biglang namutawi naman sa bibig ko. Sabi ko, yes, hindi natin alam, pero alam ni Jesus ako sa kanya. Jesus is the one who's in control sa mga buhay natin. At bumalik sa isip ko yung talata na death and life is in the power of the tongue. Nasa Psalm po yan. At Proverbs 18:21 pala, sorry. So, death in life is in the power of the tongue. Kung ano yung sinasalita mo, yun ang pwedeng mangyari sa'yo. If we speak good things, if we speak blessed things, yun ang mangyayari sa'yo. Halimbawa, nagagalit ka o medyo masama ang loob mo, the only thing you can say is, because of the blood of Jesus, alam ko matatanggal itong galit ko. Ganon din sa may sakit ka. Dahil mahal ako ni Jesus, gagaling ako. Always speak positive things. Huwag kang mag-i-speak ng negative. Hindi po ako yung tipong motivational speaker nagsasabi ng ganitong gawin mo, ganyan ang gawin. No! Nasa Word of God po talaga yung pag-speak. You know? Out of nothing, i-create ni Jesus ang buong mundo. Sabi niya, let there be light. Amen? There was light. Let there be moon, there was moon. Let there be mountains, there was mountain. Let there be dogs, let there be cats, then there's the dog and cats. I mean, out of nothing, Jesus can create anything. And since we have the Spirit of the Lord Jesus Christ within us, binigyan niya tayo ng power to speak. You know, hindi ko sinasabi mag-create tayo. He is God, but tayo hindi. Pero yung kanyang kapangyarihan, maliwanag sa Biblia, naka-reside sa atin. Nasa Colossians po yan. I forgot the verse, pero ang sabi doon, we are complete in Him when we are built up in Him. Doon tayo sa kanya naka-angkla. Alam niyo naka-angkla yung barko o yung bangka? 'Di ba? May ilalagay kaya tam parang something dun sa parang ano, iaangkla mo para yung direction mo ay pumunta o tumama, 'di ba? So tayo po nakaangkla kay Jesus bawat ginagawa natin, iniisip, sinasalita natin, mga gagawin pa lang, iangkla mo na, idiretso mo na kay Jesus lahat. Kasi ang demonyo, sa tingin ko po umaatake po siya ngayon sa espiritu ng takot. Tulad niyan, aba, nagulat po ako niyan eh. Kumpul-kumpulan na naman yung mga kapitbahay, pinag-uusapan na naman niya may namatay daw eh. I mean, bakit mo hahayaan yung spirit of fear na i-engulf ka o hawakan ka? Ako naman nire-reverse ko yan. Nope, ako ang hahawak sa spirit of fear. Hindi ako hahawakan ng spirit of fear. Ako ang hahawak sa spirit of fear at itatapon ko yan sa bottomless pit kasama ng Antichrist at saka ng false prophet. Ganun po dapat ang isip natin. Because Jesus lives in us, tayong mga believers, meron tayong bagong puso, meron tayong bagong isip at kasama po sa isip na yan, nasa Romans 12:2, renewing of our minds daily. Pakainin natin ang mga positive things ang ating isip, wag ng mga negative things. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe dito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, tiyak maraming magbe-benefit. Again, a positive vibes is a good vibes para sa maghapon. Lalo na yung positive vibes na yan, the Word of the Lord Jesus Christ, the Bible itself. No? Ingatan po natin ang ating isip na madumihan ng mga negative things ng mundo at tumutok lang tayo sa mga positive things. Remember, yung cross ay positive, di ba? Cross siya eh. Positive po siya. Hindi siya negative. Thank you and Jesus truly loves us all. Have a positive day, everyone.